Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, pag-i-issue ng special permit ng Consolidated PUP. Ayan, pabibilisin ng LTFRB. Ayan, sabi tiniyak ng Office of Transportation Corporation na agad na mag-i-issue ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kasabay ng full implementation ng Public Utility Vehicle Modernization Program sa pagsusunod na taon. Layo na ang pagtatakbo ng mga ruta ng mga jeep, mawawalan ng visa ang prangkisa ng mga consolidated na jeepney upang matiyak na may masasakyan ng mga pasahero. At panoorin po natin ang buong detalye dito sa ating UNTV. No other further ado, let's do this rally. Guys. At mayroong nasa 300 public utility vehicles nang dumaan ito ng Espanya Boulevard noong hapon. Kasama ang mga operator, jeepney driver at commuter groups, nagsagawa sila ng vigil at nagsindi ng kandila ng kinagabihan sa may Mindiola. Sa kabila ng pagod sa paglalakad, sigaw ng mga ito ang kanilang hinaing na ibasura ang PUV Modernization Program. At dahil bigong makakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema bago ang pagtatapos ng franchise consolidation sa pagtatapos ng taong 2023, babala ng grupo, hindi lang sila na drivers at operators ang magdudusa kundi maging mga commuters. Ngayon, mapipilitan ang mga manggagawa na mag-grab, mamahal ang grab, taxi, bawas sa sahod mo kasi late ka, ang mga estudyante, late sa school. Lahat yun apektado, hindi lang yun yung mga drivers at operators, kundi milyon-milyon na mananakay sa Pilipinas. Kung ayon mismo sa LTFRB, marami pa palang mga ruta ang less than 60% ang consolidated. Ibig sabihin, makakansela ang 40% or more na mga jeepney sa ruta. Aminado ang Office of the Transportation Cooperatives na oras na maipatupad na ng tuluyan ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP sa susunod na taon. Maaaring mahirapang sumakay ng jeep ang mga pasahero. Sabi ni OTC Chairman Andy Ortega, kapag nawala ang mga jeep na hindi nag-consolidate, maaaring lumipat na ang mga pasahero sa tricycle, taxi o bus. Mas mahal ang babayaran nilang pamasahe kaysa sa regular na bayad sa jeep. Para maiwasan ito, pangako ng OTC agad na mag-i-issue ng special permit ang LTFRB upang makapasada ang mga consolidated PUJ sa mga ruta ng mga jeepney na kulang ang bibiyahe. Definitely, we have to admit, make difference po, no? May difference, but definitely, ipapabilis natin yung solusyon para po very limited time lang yung kanilang pagsakay ng ganong may difference po. Agad din anilang tatapusin ang route rationalization plan para matukoy kung papaano sasapatan ng mga public transport ang bilang ng mga pasahero sa isang ruta. Batay sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 33% pa lang ng kabuuang mga unit ng tradisyonal na jeep ang pumapasok sa consolidation dito sa National Capital Region. Ayon kay LTFRB NCR Regional Director Zona Tamayo, katumbas pa lang ito ng nasa mahigit 13,000 PUJs. Nangangahulugan ito na mayroon pa rin nasa 27,000 na mga PUJ sa Metro Manila ang hindi pa consolidated. Tumaas na po sa 33.21% of all authorized NCR ang nag-consolidate. This is only for PUJ po ha. Maaari pang humabol sa consolidation ang mga PUJ operators ngayong araw at hanggang bukas. Ayon sa LTFRB, i-issuehan naman ng show cause order ang mga operator ng traditional na jeep na hindi nag-consolidate bago ang deadline. Kung nasa ruta sila na 60% pataas ang consolidation rate, hindi na ma-extend ang validity ng kanilang mga prangkisa. Pero kapag 60% pababa, pwede pa silang bigyan ng pagkakataon na pumasok sa modernization program kahit hindi sila umabot sa deadline. Yung mga hindi nag-consolidate will be issued show cause orders, no? Will be issued show cause orders para bigyan nga sila ng due process. Meron kaming listahan ng lahat ng mga operators, hindi ba? So, ngayon, habang tumatakbo yung mga araw, na kumbaga sa listahan, nako-cross out mo na.
yung mga sumali na sa consolidation, inililipat na sa ibang listahan yung sumali na. At natitira dun sa listahan na yon yung mga hindi pa rin nagko-consolidate. Kaya by December 31, ma-identify namin kung alin-aling mga operator ang hindi pa nga nakasama dun sa consolidation requirement ng PUPN. JP Nunez, UNTV. Alright guys, napakinggan nyo ang pag-issue ng special permit sa mga consolidated PUB. Ayan, pabibilisin na ng LTFRB. Maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Karob Trip. And see us again to the next one. Thank you guys.